Purihin ng Diyos, isang mapagpalang araw po sa bawat isa na makakapanood po ng video na ito. Ako po muli ang inyong lingkod, Brother Raymond Cada, at ito po ang programang Tanong at Sagot, sa pong spiritual content na tumatalakay sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa video pong ito ay atin pong tatalakayin ang mga kasinungalingan at paninira ng mga Muslim laban po kay Apostol Pablo. Ngayon, ano-ano po ang mga kasinungalingan at paninira ng mga Muslim laban po kay Apostol Pablo? Ang una, si Apostol Pablo daw po, mga kaibigan, ay hindi daw po tunay na sugo ng Panginoon Diyos sapagkat siya daw po ay isang mang-uusig at mamamatay tao. At ang ganitong pahayag po ay kanila pong ibinabatay dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa Kapitulo 26, ang talata po ay 10-11. Ganito po ang sinasabi. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ang marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote at nang sila'y ipinapapatay, ay binibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipamusong at sa totoong pagkagalit ko sa kanila, sila'y pinag-uusig ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Ayon po sa mga Muslim, mga kaibigan, ito daw po yung matibay na katunayan na hindi daw po tunay na sugo si Apostol Pablo. Sapagkat ayon daw mismo sa Biblia, ayon po sa pagpapakilala kay Apostol Pablo, si Apostol Pablo daw ay isang manguusig. Matangid yaan, pinapatunayan daw sa Bible na si Apostol Pablo ay mamamatay tao. At sa sobrang tindi ng kanyang pag-uusig, kahit daw po sa ibang bayan o sa lugar na hindi nasakop ng mga Hudyo, ay pinupuntahan pa rin ito ni Apostol Pablo upang doon ay hulihin at usigin ang mga alagad ni Kristo. Sa unang dinig, sa unang basa, ay tila baga parang may katwiran ang mga Muslim, sapagkat batay nga naman sa talata ay mismong inaamin ng Bible na si Apostol Pablo ay isang manguusig. Ganon din ay mamamatay tao si Apostol Pablo. Subalit tama po ba yung pagkaunawa ng mga Muslim patungkol po sa talatang ito na binabasa at malimit gamiting batayan upang pabulaanan ang pagkasugo ni Apostol Pablo? Alam niyo po, mga kaibigan, napakadaling sagutin ang ganitong mga argumento laban po kay Apostol Pablo. Sapagkat unang-una, dapat niyo pong mapansin na sa tagpong ito, si Apostol Pablo ay hindi pa po isang Kristiyano. Sa ibang salita, ay manguusig pa talaga dito. Hindi naman itinatanggi ng Bible na bago po ma-convert sa Kristiyanismo si Apostol Pablo, siya po ay galing sa sekta ng mga Pariseo. At bilang isang Pariseo, siya po ay isang mahigpit na kalaban ng Iglesia ng Panginoon. Binanggit nga po sa talata na si Apostol Pablo ay talagang mahigpit na manguusig at sukdulang patayin niya ang mga alagad ni Kristo upang matigil lamang ang pagmimisyon o pangangaral ng mga alagad ng Panginoon. Subalit pansinin po ninyo, nung binasa po nila yung Gawa, Kapitulo 26, talatang 10-11, ay hindi na po nila itinuloy yung susunod na talata. Bakit po? Eh kasi mabubuko yung tricks na kanilang ginawa. Mabubuko po yung magic o yung pagsisinungaling nila patungkol sa kasaysayan ni Apostol Pablo. Pero pag itinuloy lamang po natin yung pagbasa, makikita po na hindi po habang panahon si Apostol Pablo ay isang manguusig, kundi nung matawag si Apostol Pablo sa pananampalatayang Kristiyano, siya po ay naging sugo ng ating Panginoon Diyos. Pansinin po ninyo, yung binasa po natin ay Gawa 26, talatang 10-11. Itutuloy ko lang po yung pagbasa dito po sa verse 12. Hinggil dito, sa paglalakbay kong patungo sa Damasco,
nataglay ang kapamahalaan na bili ng mga pangulong saserdote ng katanghalian o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw mula sa langit na lalong maningning kaysa araw at lumiwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko. At nang mga pasubasob sa lupa kaming lahat, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga tulis." At sinabi ko, "Sino ka baga, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita." Ito po yung maliwanag. Kung itinuloy lang sana ng isang Muslim yung pagbabasa ng Bible, hindi po pinutol yung pagbasa, ay tiyak na mauunawaan niya kung paano po tinawag si Apostol Pablo sa pananampalatayang Kristiyano. Kagaya po ng inyong napakinggan, noong papunta siya sa Damasco, taglay yung kapangyarihan o yung sulat bilang authority na meron siyang kakayahan o kapangyarihan na dakpin ang mga Kristiyano na makikita niya sa daan, ay may tagpo na nangyari na habang siya ay naglalakbay patungo nga po dito, ay nagkaroon ng pagliliwanag sa buong paligid niya. At dito po ay narinig niya yung tinig ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nito, siya po ay isinugo sa dako ng mga hintil. Sa mga tuwid, yung pagiging manguusig at pagiging mamamatay ni Apostol Pablo, ito po ay naganap bago po siya ma-convert sa Kristyanismo. Pero nung siya po ay na-convert na bunga ng pagtawag ng Panginoong Jesucristo, siya po ay naging sugo ng Panginoong Jesucristo doon po sa dako ng mga hintil. Sa mga tuwid, mali po yung interpretation, mali po yung akusasyon ng mga Muslim na para sabihin hindi tunay na sugo si Apostol Pablo, sapagkat ito ay dating manguusik at mamamatay tao. Ang totoo, marami nga sa mga Kristiyano na bago po maging Kristiyano ay may ganyang karanasan din kagaya ni Apostol Pablo. Subalit, bunga ng habag ng Diyos, sila po ay tinanggap sa bayan ng Diyos at dito po ay naisagawa ang tungkulin bilang alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang kasinungalingan at paninira naman po ng mga Muslim kay Apostol Pablo ay hindi daw pwedeng maging sugo ni Kristo si Apostol Pablo, sapagkat hindi daw po siya kabilang sa naunang 12 apostol na inihalal ng Panginoon. Mababasa po kasi sa aklat po ng Mateo na ang Panginoong Jesucristo po mula po doon sa kalipunan ng kanyang mga alagad ay humirang po siya ng 12. At dito po ay tinawag niya po itong mga apostol. Ang kanilang argumento, wala naman dito si Apostol Pablo. Nagpakilala daw di umano na apostol si Apostol Pablo nung si Kristo ay nasa langit na. Kaya hindi daw pwedeng maging sugo si Apostol Pablo sapagkat wala na si Kristo nung nagpakilala siyang sugo ng Panginoon. Hindi daw siya kabilang sa 12 apostol. Ito lang po yung masasabi po natin dyan. Sobrang hina po ng ganitong argument. Sapagkat yung pagsusugo po sa mga apostol, hindi po ito nahahanggahan o nalilimitahan ng 12 apostol. Sapagkat matapos pong umakyat ng Panginoong Jesucristo sa mga langit, ay nagpapatuloy po yung pagsusugo ng Panginoong Jesucristo. Katunayan, si Apostol Pablo, bagamat hindi nga po kasama sa 12 apostol, ay meron pong bukod na kahalalan o bukod na pagtawag ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung yan po kasi yung magiging argument, na dahil wala na po si Kristo sa lupa o nasa langit na, bago nag-claim di umano o nagpakilalang sugo si Apostol Pablo, hindi na kagad siya pwedeng maging sinugo. What more pa si Propeta Muhammad
na kinikilala ng mga Muslim. Hindi po ba napakatagal nang nasa langit si Kristo bago po siya nag-claim na isang sugo ng Panginoon? Kung imposibleng maging sugo si Pablo, mas lalong imposible na maging sugo si Muhammad sapagkat mas malayo na siya sa panahon kaysa kay Apostol Pablo mula nung umakyat ang Panginoong Jesucristo sa mga langit. Kagaya po ng akin binanggit, si Apostol Pablo po, bagamat hindi po kabilang sa 12 apostol, siya po ay merong bukod na kahalalan o pagtawag sa kanya ng Panginoon. Pakinggan po ninyo, dito pa rin po sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 9, ang talata po ay 17. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ito pong binasa ko sa inyo ay karugtong lamang po ng unang pangyayari o kaganapan kay Apostol Pablo. Matapos pong magpakita ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng liwanag, ay pumunta po o isinugo ng Panginoong Jesus si Ananias na isang propeta. Na doon po ang ginawa ni Ananias ay pinatungan siya ng kamay upang dito po ay tanggapin ni Apostol Pablo ang pagsusugo sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ganyan din po yung kaganapan ang apostol. Pakinggan po ninyo, dito po sa Juan, Kapitulo 20, ang talata po ay 21 hanggang 22. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ganito rin po isinugo yung mga alagad o mga naunang apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon sa talata na ating binasa, kung paano daw na pagkasugo sa kanya ng Ama, ay ganun din ay isinusugo niya ang kanyang mga alagad. At pagkatapos nito, ay pinatanggap sa kanila ang Espiritu Santo bilang pagsusugo sa kanila. Kaya ang Panginoong Jesucristo, palibas ay nasa langit na, ay isinugo si Apostol Pablo sa paraang nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng liwanag at dito nga po sa pamamagitan naman po ng propetang si Ananias ay pinatungan ng kamay si Apostol Pablo upang tanggapin din ang pagsusugo sa kanya. Kaya kung meron man tunay na sugo, eh walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa pagitan ni Muhammad at ni Apostol Pablo, mas tunay na sugo si Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo, kagaya ng mga naunang apostol, ay pinatanggap ng Espiritu Santo. Samantalang si Muhammad ay nag-claim lang po na siya ay propeta, pero wala namang Espiritu Santo na tinanggap siya mula sa Panginoon. Kaya nang matapos po ang pagsusugo kay Apostol Pablo, ano na po naging tingin ng mga apostol sa kanya? Halimbawa po si Apostol Pedro. Dito po sa aklat po ng 2 Pedro, sa Kapitulo 3, ang talata po ay 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Sana po ay napansin po ninyo mga kaibigan yung mismong pahayag po ni Apostol Pedro. Ano po yung kanyang sinabi kay Apostol Pablo? Ang sabi po sa talata na ating binasa, si Apostol Pablo daw kagaya niya ay tumanggap ng karunungang mula sa Panginoon at ito po'y kinikilala niya bilang isang minamahal na kapatid. Ibang-iba sa pananaw ng mga Muslim. Ang mga Muslim, ang pananaw nila, si Apostol Pablo ay hindi tunay na sugo ng Panginoon. Samantalang si Apostol Pedro, kinikilala niya si Apostol Pablo bilang isa na merong authority mula sa Panginoon at ito po ay tinawag niya na mahal na kapatid.
Kaya po nagkakamali ang mga Muslim sa pagsasabing hindi po sugo si Apostol Pablo dahil lamang sa hindi siya kabilang sa 12 apostol, sapagkat ang pagsusugo ng Diyos ay hindi po nalilimitahan ng 12. Ang totoo, pagkatapos ng 12 ay meron pa pong sumunod na mga isinugong apostol maliban pa kay Apostol Pablo. Ang pangatlong kasinungalingan at paninira naman po ng mga Muslim laban kay Apostol Pablo ay hindi daw po pwedeng maging sugo ng Diyos si Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo daw ay isang puso at mandaraya. Yan po ay ibinabatay nila dito po sa 2 Korinto sa Kapitulo 12, ang talata po ay 16. Datapwat, magkagayon man, ako'y hindi naging pasanin sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Ito po yung pinagbabatayan ng mga Muslim laban po kay Apostol Pablo. Ayon po sa kanila, ay inaamin daw po mismo ni Apostol Pablo na si Apostol Pablo ay isang tuso at dinaya niya ang mga Kristiyano. Kaya nadaya lang daw ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano. Subalit hindi daw totoo na si Apostol Pablo ay sugo ng Panginoon. Kaya muli po itatanong natin, tama po ba? Tama po ba yung pagkaunawa nila sa talata na ating binasa o sa mga sulat ni Apostol Pablo? Pansinin po ninyo, babasahin ko po muli yung talata dito po sa isang salin ng Biblia. Yun po kasing binabasa po nila kadalasan ay mula po doon sa malalim na Tagalog na translation ng Biblia. Pero pansinin po ninyo pag binasa po natin dito po sa mababaw na salin. Alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at nandadaya lamang sa inyo. Batay po sa translation po na ginamit po natin ay hindi po si Apostol Pablo ang talagang nagsasabi na siya po ay tuso at mandaraya, kundi pinararatangan siya ng ibang mga tao patungkol sa kanyang ministeryo. Ang sabi nga po sa talata na ating binasa, subalit sinasabi niya ng ilan na ako'y tuso at nandadaya lamang sa inyo. Pero paano po sinagot ito ni Apostol Pablo? Ang sabi po sa unang bahagi, alam ninyong hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Bakit niya po sinabi yung bagay na ito? Ano pong ibig sabihin? Dito po sa 2 Korinto pa rin, sa Kapitulo 9, ang talata po ay 5-6. Ganito po yung kanyang paliwanag. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ito po yung sagot ni Apostol Pablo. Kaya niya po sinabi dito po sa 1 Korinto Kapitulo 12, talatang 16, na hindi po siya nakabigat sa kanino man sa mga kapatid, sapagkat hindi po gaya ng mga naunang apostol sa kanya, si Apostol Pablo lamang po at si Bernabe ang nangangaral na naghahanap buhay. Yung pong mga naunang apostol, tumatanggap po ng tulong mula sa iglesia. Subalit si Apostol Pablo at si Bernabe, upang hindi mapulaan yung kanilang ministeryo o para hindi isipin nino man na kaya sila nangangaral ay para lamang po manguha ng ari-arian o mangamkam lamang sa mga kapatid, ang ginawa ni Apostol Pablo at ni Bernabe, sila po ay naghahanap buhay. Mababasa nga po yan sa aklat ng mga gawa na si Apostol Pablo, ang kanyang hanap buhay ay gumagawa po ng mga tolda. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, bagamat sinasabi ng ilan sa inyo na ako'y tuso at nandadaya lamang sa mga kapatid, ang sabi ni Pablo, kahit kanino man, hindi po siya nakabigat sa mga kapatid. Kaya mali po yung interpretation ng mga Muslim patungkol po sa talatang ito. Hindi po si Apostol Pablo ang tuwirang nagsasabi na siya po ay tuso at mandaraya, kundi sinasabi niya lamang na meron pong ilan sa kapanahunan niya na pinagdududahan yung kanyang ministeryo. Subalit matagal na panahon niya na pong sinagot ang bagay na yan. Bago pa po yan gamitin ng mga Muslim, matagal na pong sinagot ni Apostol Pablo ang issue na yan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi totoo na nandadaya ako ng kahit sino man, sapagkat
ako'y naghahanap buhay sa sariling sikap. Wala akong kinukuhang anuman sa mga kapatid sapagkat yung kanilang ministeryo, ito po ay ginagawa nila sa sarili nilang gastos. Kaya muli, uulitin ko po, nagkakamali ang mga Muslim sa paggamit ng talata, hindi lamang po nila naunawaan sapagkat malalim yung Tagalog na ginamit nilang translation. Pero pag binasa natin sa mababaw na translation, ay nililinaw lamang ni Apostol Pablo na bagamat may mga ilan na nagsasabing siya'y tuso at nandadaya, ay nilinaw niya rin po na hindi po yun totoo sapagkat siya po ay nagmi-ministeryo sa kanyang sariling Google. Ang pang-apat na kasinungalingan at paninira naman po ng mga Muslim laban kay Apostol Pablo ay hindi daw tunay na sugo si Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo daw ay isang ulol sa Panginoon Diyos. Yan po ay ibinabatay naman nila dito po sa ikalawang Korinto sa kapitulo 5 ang talata po ay 13. Sapagkat kung kami ay maging mga ulol ay para sa Diyos o maging kami ay mahinahon ang pag-iisip ay para sa inyo. Ayon po sa interpretation ng mga Muslim, eh paano nga naman magiging sugo daw si Pablo? Eh si Apostol Pablo mismo nag-aamin na siya po ay isang ulol sa Diyos. Kaya muli itatanong po natin, tama po ba ang ganitong interpretation? Nauunawaan po ba talaga nila ang sulat ni Apostol Pablo o binibigyan lang nila ng maling interpretation? Pansinin po ninyo mga kaibigan at kayo po yung humatol kung ano po yung tama. Babasahin ko muli yung talata. Then itutuloy ko po sa susunod na verses. Ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang 13 at itutuloy ko po sa talatang 14. Sapagkat kung kami ay maging mga ulol, ay para sa Diyos. O maging kami ay mahinahon ang pag-iisip, ay para sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung magkagayoy, lahat ay nangamatay. Ito po yung tamang interpretation sa talata na ating binasa. Ang problema po kasi ay pinutol yung pahayag ni Apostol Pablo. Kinuha lang yung portion na gustong gamitin laban kay Apostol Pablo. Pero pagka inunawa natin ito, batay sa context, eh meron pong dahilan kung bakit po sinabi ito ni Apostol Pablo na dito nga po, ayon po sa context, ay nagbigay lamang po si Apostol Pablo ng dalawang magkaibang pananaw o kaisipan o nagiging tingin ng mga tao patungkol sa kanilang ministeryo. Sapagkat ang sabi nga po sa huling talata na ating binasa, si Apostol Pablo, ipinapangaral niya na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa lahat ng mga tao. Kaya ang naging kaisipan ng mga tao na ipinapangaralan niya ay nauuwi po sa dalawa. Ang una ay pinararatangan siya na yung kanyang ministeryo, ito po ay kaululan lamang. At ang pangalawa naman, ayon po sa talata, ang nagiging tingin naman ng mga sumasampalataya sa kanyang pangangaral, ito po ay pagtuturo ng isang matinong kaisipan alang-alang sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na siya po ay ulol, kundi nagpapakita lamang po siya ng dalawang pananaw na iniisip ng mga tao patungkol sa kanyang ministeryo. Parang ganito lamang po mga kaibigan. Parang sinasabi lang po ni Apostol Pablo na dahil po sa ipinapangaral ni Apostol Pablo sa mga hindi na tayo ay pwedeng maligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng isang tao, ang pananaw ng mga tao ay isang kaululan lamang yung ganitong paniniwala. Subalit doon naman sa mga nagsisisampalataya, ito'y pagtuturo ng isang taong nasa katinuan sapagkat ito'y may katotohanan. Ito po yung tamang interpretation. Nagkakamali po ang mga Muslim sa pagsasabi o paghatol sa mga salita ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay tunay na sugo ng Diyos. Nga lamang, meron pong mga tao na hindi naniniwala sa kanyang itinuturo at ang kaisipan, ito po ay isa lamang kaululan. Subalit para sa amin na mga sumampalataya sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, ito po'y pagtuturo ng isang taong maliwanag ang kaisipan sapagkat siya po ay naliwanagan ng ating Panginoong Hesukristo.
ang panglima at panghuling paninira at akusasyon ng mga Muslim laban kay Apostol Pablo ay hindi naman daw po pwedeng maging sugo si Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo daw po ay isang sinungaling. Yan po ay kanilang ibinabatay dito po sa aklat ng mga taga-Roma sa Kapitulo 3 ang talata po ay 7. Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalwalatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat. Bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Ayon po sa interpretation ng mga Muslim sa talatang ito o sa pahayag ni Apostol Pablo, ay inaamin daw di umano ni Apostol Pablo na siya daw po ay sinungaling. Katunayan ang sabi sa talata, kung sa pamamagitan anya ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya ayon sa kanila, hindi daw pwedeng maging sugo si Apostol Pablo sapagkat walang sugo ang Diyos na isang sinungaling. Kaya sa huling pagkakataon ay muli nating itatanong, tama po ba yung kanilang pagkaunawa? Ang sagot po ay hindi po. Ang ginawa po kasi ay out of context yung interpretation at pinutol yung talata kaya hindi nalaman yung tunay na kahulugan. Unang-una, mapapansin po ninyo na sa pahayag ni Apostol Pablo, dito po sa huli, meron pong question mark. Ibig sabihin, ay nagtatanong lang po si Apostol Pablo. Hindi niya po sinasabi na siya po ay sinungaling. Kundi ang sabi niya, kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalwalatian ng Diyos. Ginamit po yung salitang kung o kung sa English ay if ever, kung sakali. Hindi niya po sinasabi na sinungaling siya. Ipinapalagay lamang po na ganon. Pakinggan po ninyo, babasahin ko muli yung talata at itutuloy ko po sa verse 8. Ganito po yung pahayag. Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kalwalatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat. Bakit pa niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Ganyan daw ang itinuturo namin. Sabi ng mga naninira sa amin, sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat sa kanila. Ito po yung buong pahayag ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, yun palang nagsasabi na si Apostol Pablo ay isang sinungaling. Ang sabi po sa verse 8, ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Ibig sabihin eh, kinote lamang po ni Apostol Pablo yung pananaw o kaisipan nino po ng mga naninira sa kanyang ministeryo na ayon po sa kanilang paninira, si Apostol Pablo daw po ay isang sinungaling na mangangaral upang palitawin ang kalwalatian ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, eh kung totoo yun, eh bakit pa kami inuusig? Eh bakit pa daw sila pinarurusahan kagaya ng isang makasalanan na tao? Hindi po ba dapat magkaroon ng pabor ang Diyos sa kanila? Sapagkat dahil nga po sa pagsisinungaling di umano ni Apostol Pablo, eh nahayag yung kalwalatian ng Panginoon, eh dapat hindi na sila parusahan ng Panginoon. Eh dahil po sila po ay pinarurusahan at ibinibilang na isang makasalanan, meaning to say, hindi po ang Diyos ang talagang may dahilan kung bakit po sila pinarurusahan, kundi ito po'y dahil sa mga tao na naninira sa kanila. Hindi po totoo na sinungaling si Apostol Pablo. Tama ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Ang mali, yun pong naninira sa kanya sapagkat dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo, ang mga hintil ay naiwas niya po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi nailapit niya sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Kasinungalingan po ba yan? Hindi po ba yan talaga ang katotohanan? Itinuturo ni Apostol Pablo ang isang katotohanan na ang tao po ay dapat kumilala lamang sa iisang tunay na Diyos. Kaya ang sabi niya po, ito po ay paninira lamang sa kanya. At ang sabi ni Apostol Pablo, parurusahan sila ng ating Panginoon Diyos. Kaya po sa mga Muslim na nadaya po at nagbalik Islam, dahil napaniwala ng mga naninira kay Apostol Pablo, tandaan po ninyo, ang sabi ng Bible, parurusahan ng Diyos ang ganitong mga tao.
At bilang pangwakas po mga minamahal, ano po ang sinasabi ng Bible patungkol po sa mga Muslim na nagbibigay ng maling interpretation sa mga sulat ni Apostol Pablo? Pakinggan po ninyo. Dito po sa ikalawang Pedro, sa kapitulo 3, ang talata po ay 15 hanggang 16. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ito po panawagan ng banal na kasulatan. Yun po palang ginagawa o yung style ng mga Muslim para po makahatak ng mga nagbabalik Islam. Yun pong pagbabago o pagbibigay ng maling interpretation sa banal na kasulatan, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito po pala ginagawa na ng mga ilang mga mangmang ayon sa Bible, ilang mga mangmang at mga nanggugulo. Nasabi po ni Apostol Pedro, yung sulat daw ni Apostol Pablo, ito daw po ay mahirap unawain. Kaya ang ginagawa ng iba, binibigyan ng maling pakahulugan. At ang ending, ito po'y ikapapahamak po nila. Kaya sa halip po na magbigay tayo ng maling interpretation, mga Muslim, eh bakit hindi po kayo magtanong sa aming mga Kristiyano? Sapagkat kami po ang nakakaunawa patungkol sa mga sulat ng Bible o sulat ni Apostol Pablo nang may tamang interpretation. Sapagkat ang sabi sa Bible, pag binibigyan natin ito ng maling pakahulugan, ang sabi po ng talata, ito po ay sa ikapapahamak ng bawat isa. Kaya po mga minamahal, muli kaming mananawagan. Huwag po kayong maniniwala sa paninira ng mga Muslim. Kaya po nila ginagawa ang mga bagay na ito sapagkat kung hindi nila gagawing siraan si Apostol Pablo at papaniwalain ang mga tao na hindi tunay na sugo si Apostol Pablo, ay hindi naman sila makakahatak ng mga nagbabalik Islam. Isang pandaraya ang kanilang ginagawa. Kaya po sa mga Kristiyano, manghawak po tayong matibay sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia at huwag tayong magpadala sa mga Muslim na nagbibigay ng maling interpretation sapagkat ayon sa Bible, ipinapasya na ang mga taong ito ay mapapahamak lamang. Sana po ay naging maliwanag po sa bawat isa sa atin. Yun pong ating pagsagot may kinalaman sa paninira at kasinungalingan ng mga Muslim laban po kay Apostol Pablo. Hanggang dito po, magandang araw. Pagpalain po tayong lahat.